Praise the Lord. Welcome once again to our victorious midweek service. And also to those who are watching and listening out there. Sa lahat ng mga narito, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan over radio and television. Thus said the Lord, ito ang sabi ng Panginoon. Yan po yung ating programa sa radio at television. No? Nais ko lamang pong ipaalam yan, ha? Hindi nyo po yan napapakinggan para mapakinggan nyo lang, ha? Kung bakit natin sinasabi yan ay upang sa ganoon ay inyo pong pakinggan at panuurin ang programang ito, ang sabi ng Panginoon sa radio at television. Thus said the Lord, ito ang sabi ng Panginoon. Glory to God. Thus saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon. Yan po yun, yung ating pong programa sa radio at television. So watch and listen. No? Thus saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Glory to God. And invite others also, no, to watch and listen. Imbitahan din po natin yung iba na makinig at manood. No, at the same time, pray and fast for its victory. At syempre, suportahan po natin pinansyal. Nagpapatuloy lamang po ang ating programa dahil po sa kabutihan ng Panginoon at dahil po sa inyong mga suporta pinansyal. Our radio and television programs, The Kingdom of Jesus Fellowship, is continually soaring high. Nagpapatuloy po, continually making the Philippine Island and the nations of the world a kingdom of Jesus. It's because of your faithful prayer, fasting, and for your financial support. Glory to God. Yan po yun, mga minamahal. So, kaya po, huwag kalilimutan atin pong palaging pakinggan at panuurin, ano po, ang programang ito, ang sabi ng Panginoon sa radio. Watch and listen, thus said the Lord, programs over radio and television. Glory to God. Invite also others to listen and watch and pray and fast for its victory. At huwag nating kalilimutan na patuloy na suportahan pinansyal. Huwag lang natin pakinggan at panuurin, ipag-imbita ho natin, mga minamahal. Naunawaan po ba natin yun? Dapat po ay ating pong pinag-iimbita ang ating pong gawain sa radyo at television. Glory to God. No, yung ikaw ay makinig at manood, blessing yun para sa iyo. Yung ikaw ay sumuporta pinansyal, no, ay blessing din yun para sa iyo sa paanong paraan. Sapagkat as you give, you are receiving. Luke 6:38, it is also a blessing for you. And you are becoming a blessing, no, to many, no, because you are supporting, no, our radio and television programs. At wag lamang po yung radio at television program po natin ang ating susuportahan. Suportahan po natin ng lubos po yung pong ating lahat po ng ating mga gawain. Naunawaan po ba natin? Lahat po ng ating mga gawain ay ating pong suportahan, mga minamahal. Lahat po ng ating gawain, suportahan po natin. Huwag nating kalilimutan, ha, to like, follow, share, subscribe. Like, share, follow, subscribe. KOJF Church YouTube channel. KOJF Church YouTube channel. And the Kingdom of Jesus Fellowship International
Facebook fan page. Naunawaan po ba natin 'yon? Huwag nating kalimutan 'yon. No? KOJF Church YouTube at Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Yan, like, share and subscribe. Kagaya rin po 'yan ng radio and television programs po natin. Ipag-imbita rin po ninyo yan. Ipanalangin at ipag-ayuno ang tagumpay. No? Invite others also to watch and listen. Share the videos, the messages to your loved ones, friends, and relatives na kung paanong kayo po ay pinapagpala ng Diyos ay mapagpala rin po sila. Naunawaan po ba natin? As the Lord is blessing you, so be a blessing also to your loved ones, friends, relatives, as you share the videos and the messages in the KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Sa mga oras na ito ay kunin na po ninyo ang inyo pong mga banal na nakasulatan. No? Kunin po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan. Kunin din po ninyo ang inyong mga notebook, mga minamahal. Glory to God. And also your Bible. Naunawaan po ba natin? No? Bible. Siyempre, napakahalaga po nun eh, no? Napakahalaga po nun na tayo po ay sumasabay sa katotohanan ng pinag-aaralan natin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na talagang usong-uso talaga yung false information and paid trolls and fake news, no? Kaya napakahalaga na tayo po ay sumasabay po na tayo po ay meron din pong banal na kasulatan. Naunawaan po ba natin habang tayo po ay nag-aaral po ng salita ng Panginoon. Huwag natin pong kalilimutan yon, mga minamahal. Glory to God. So, get your notebook and pen and jot down the wonderful revelation of God and get your Bible, brethren. Get your Bible. Glory to God. And also your notebook, no? And pen. Yun nga, your notebook and pen. Mahalaga po yun, no? At na tayo po naglilista po, mga minamahal. Naunawaan po ba natin? Yan, mahalaga po yun. Yan, glory to God. Pati po sa mga, lalo na kung mga tagapagturo, reverend, pastor, no, bishop. So, dapat talaga ay nagbubukas ng banal na kasulatan habang nakikinig at nanonood. Naunawaan po ba natin? Glory to God. Praise the Lord. So, naintindihan po ba natin yun, mga minamahal? So, kaya kung ready na tayo eh, at ready na kayo dyan eh, tayo ay mananalangin kung ang bawat isa ay ready na. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Alleluia. So, tayo po ay manalangin, mga minamahal, sa lahat po ng mga nandito, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. To those who are here, to those who are watching and listening out there, in different parts of the Philippine Islands and in different parts of the world, and to those who are watching and listening while they are working, eating, having break time, or while they are traveling, no? No, wherever you are in right now and whatever you are doing right now. So thank you for giving time to watch and listen. So sa oras na ito, tayo po ay yumuko at pumikit
tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah. Shall we bow down our heads and close our eyes? And shall we pray? Glory to God. Hallelujah. So thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoong Diyos, sa oras na ito, lumalapit po kami sa iyo na punong-puno, Panginoong Diyos, ng kapakumbabaan. We come to you, God, with a humble heart, with full of expectancy. Punong-puno din naman po, Panginoong Diyos, ng pag-asam, Panginoon, na tunay nga po, Ama, na kami po'y makikinig, matututo, at dalangin po namin, Ama, na makinig ang buong Pilipinas at ang buong mundo at matuto rin naman. We pray, Father God, anoint your word. And let all the Filipino people, Father God, come to the truth. And all the peoples of the earth come to the truth, Father God. Find a way, Lord. Find a divine way, a miraculous way, Lord. To let the people know the truth. Hayaan niyo po, Panginoon. Pahintulutan niyo po, Panginoong Diyos. Gumawa ka ng dakila at mapaghimalang kaparaanan upang sa ganoon, Ama, ang buong Pilipinas, ang buong mundo ay makarating po sa iyong katotohanan. For you have said in John 14 verse 6 that you are the truth. At wala po kaming magagawa, Panginoon, kung hindi samahan ng katotohanan. We cannot fight for the truth. What we have to do is to be in the truth, to stay in the truth, to fight for the truth, Father God, and to pursue the truth, Panginoong Diyos. Dapat po, Ama, na kami nasa katotohanan, nabubuhay sa katotohanan, ipinaglalaban ng katotohanan, Panginoon, tinitindigan ng katotohanan. Kaya naman po, Ama, we just want to thank you in advance. Thank you for our salvation. Thank you for our healing and miracle. Lord, you have promised in your word that signs and wonders shall follow after the preaching of your word. Pangako mo po, Ama, kagalingan, himala, kasagutan sa aming mga panalangin, mga babubuting bagay, Panginoon, ang aming mararanasan. Habang kami po'y nakikinig at pagkatapos po naming makinig, confirm na confirm, Panginoon, ang mga dakilang bagay na ginawa niyo po sa amin. Oh, thank you, Father God. Thank you in advance for the salvation, for the healing, for the miracle, for your goodness, for your faithfulness. For your faithfulness that we are going to experience once again. Truly, O God, we declare that us and our family and the body of Christ, the Filipino people, the Philippine Island, and the nations of the world will do thine will till the last breath of our lives and this nation and the nations of the world. We and our family are all kingdom of Jesus, where Jesus Christ is Lord God and Savior of our lives. Thank you, Father God. We bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. So once again, lahat ng mga narito, no? Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood in Saudi Arabia, in Japan, in Africa, in America, in Kuwait, in Indonesia, in Europe, in Australia, in US, in Hong Kong, in Macau, in Thailand, in Taiwan, in UAE, in Middle East, all nations and states and countries, all continents of the world. So welcome sa lahat ng mga Pilipino, welcome. Sa programang ito, ang sabi ng Panginoon, Dasaya the Lord Radio and Television Programs, KOJF Church YouTube Channel, and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay, no? So ang napakaganda po ng minsaheng ating pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Ano po yung pamagat ng ating pong minsahe sa araw na ito, sa oras na ito? Mga relihiyoso at loyalista, pero wala sa katotohanan. Mga relihiyoso at loyalista, pero wala sa katotohanan. Religious and loyalist, but not for the truth. Yun po ang pamagat ng mensahe ngayon, no? Religious and loyalist, but not for the truth.
mga relihiyoso at mga loyalista, pero wala sa katotohanan. Medyo masakit, medyo mabigat. Pakinggan po yung mga katagang ito, no? Maybe these words are heavy. But the Bible declares in John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. John 8:32, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya kinakailangan no talagang malaman po ng bawat Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo ang katotohanan. All Filipino people and all the peoples of the earth should know the truth and nothing but the truth. Mga minamahal, John 14:6, di ba? Jesus Christ says, I am the way, the truth, and the life. So, Jesus Christ is the truth and we have to be in the truth and that is the Lord Jesus Christ. At wala tayong magagawa sa katotohanan eh, sabi nga ng Biblia. No? Wala tayong magagawa sa katotohanan. Sabi ng 2 Corinthians 13:8, for we cannot do anything against the truth. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. 2 Corinthians 13:8. I'm reading from the New Living Translation. Sabi rito, for we cannot do anything against the truth, but only for the truth. Eh, wala daw tayong magagawa laban sa katotohanan. Ang magagawa natin ay tanggapin lang ang katotohanan. Kasi katotohanan nga yun eh. No one can defeat the truth. And the truth will prevail because Jesus Christ is the truth. In the book of Matthew chapter 15 verse 7 up to verse 9. Mateo 15:7 hanggang 9. Matthew chapter 15 verse 7 up to verse 9. Yan. Mateo 15:7 hanggang 9. Sabi rito, you hypocrites, sabi ni Jesus Christ. Jesus Christ is the one speaking. Ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita rito. Well, did Isaiah prophesy of you when he said, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Sabi ganun, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Well, mga ipokrito, sabi ng Panginoong Hesukristo, mabigat yun, masakit yun. Ha? Mga ipokrito, ibig sabihin, mga mapagpaimbabaw, mga artificial, mga fake. Yan, ibig sabihin nun. Hypocrites means artificial, fake, not true. Yan. Well, did Isaiah prophesy of you when he said, sabi ganun niya, eh, tama si Propeta Isaiah nung siya ay nanghula, nagprophesy, nagpahayag patungkol sa inyo. These people honors me with their lips, but their heart is far from me. Eh, itong mga taong ito, yung pagsamba, pagpupuri, pagiging makadiyos nito, hindi naman totoo, hanggang nguso lang, hanggang bibig lang, hanggang labi lang. Ganoon eh. Ang bigat no, medyo masakit talaga ng konti yun. Sabing ganoon na itong mga taong ito, eh, mga peke ito, hindi totoo. Eh, kunwari lang, makadyos yan, hanggang salita lang. Pero sa katotohanan, sa buhay, sa kaisipan, sa puso, wala, mga peke yan, hindi totoo yan. Medyo mabigat talaga, masakit talaga. Brethren, you know, Jesus Christ or God is full of love, yeah. Full of mercy and full of forgiveness. And we should not forget that. But at the same time, Jesus Christ is a God of justice. You know, He hates lying. He hates corruption. He hates sin. You know, He hates iniquity. Ayun dapat nating maintindihan. Totoo po na ang Diyos po, ang Panginoong Hesukristo, ay Diyos ng pag-ibig, kahabagan, pagpapatawad. Pero huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay Diyos na nagpaparusa. Nagtatapon sa mga kaluluwa, sa impyerno, sa mga matitigas ang ulo. Ang Diyos po ay Diyos po na makatarungan. Ayaw po niya ng kasamaan, ng korupsyon, ng pagnanakaw, ng kasinungalingan. Ayaw niya noon. You know, ayaw ng Panginoon noon. Naunawaan po ba natin? Kaya nagagalit ang Panginoong Hesukristo. He quote, no? No? Kinote niya po yung pong prophecy ni Prophet Isaiah, no? Kinote niya yung prophecy ni Prophet Isaiah. At ano nga po yung
prophecy ni Prophet Isaiah rito na. Eh, sabi nga ganun eh, these people are just honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandment of men. Ayun. Yun ang problema nitong mga taong ito, no? Ay ano eh, sabi nga ganun eh, yung mga pinaglalaban nila, yung mga katuruan nila, hindi naman talaga galing sa Diyos eh. No? Hindi naman talaga galing sa Diyos yung kanilang mga katuruan, yung kanilang mga pinaglalaban. O, nakikinig pa ho ba tayo? So, maikli lang po ito mga minamahal, no? Ano daw po yung pinaglalaban ng marami? Eh, hindi raw po sa Diyos, no? Eh, ano eh? Gawa-gawa lang daw ito ng tao, no? Naunawaan po ba natin? So, ang pambagat po, no? Religious and loyalist, but not for God. Mga loyalista sa kanilang pinaglalaban, sa kanilang mga pinaniniwalaan. Mga relihiyoso, no? Alam niyo yung iba ay talagang handa silang makipag-debate talaga. Many are do want a debate, no? But, you know, they are fighting for their wrong belief. And even willing to die for their own belief. Alam mo yung maraming tao, hindi lang handang ipaglaban yung kanilang, ano eh, pinaglalaban eh. Ang totoo nga eh, ano eh, handa pa ngang mamatay eh. Naku, naunawaan po ba natin? So brethren, tatlong bagay po ang gusto kong diinan sa oras na ito. Tatlong bagay. Una, sa relihiyo, sa pananampalataya. Sa pananampalataya. No? No? Makikita natin sa pananampalataya sa buong Pilipinas, sa buong mundo. You know, maraming tao ay pinaglalaban ng kanilang maling relihiyon. Opo, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Yan. Ito yung relihiyon namin nung kanununuan pa namin. Huwag po kayong magagalit, huwag po kayong masasaktan. Ano po? Nung ako po'y hindi pa nagbabasa ng Bible, ganyan din ang paniniwala ko noon eh. Dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Ito yung relihiyon namin, ang kanununuan pa namin. Ganoon. Pero nung ako po'y nagbasa ng Biblia, you know, my spiritual eyes were opened when I read the Bible. And I found out that what I am believing, you know, yung aking pinaniniwalaan, no, dati, no, what I, yung pinaniniwalaan ko noon, hindi naman pala tama ito, hindi pala ito nakasaling, hindi pala nakasanding sa Biblia. Yan, naunawaan mo ba natin? Yeah, many people are willing to die for their belief, for their religion, no, fighting for their belief, fighting for their religion, and even willing to die for their religion, and sad to say, many are willing to kill for their religion. Yun po ang masaklap, no? Yung handa bang mamatay, handang magpakamatay, handang pumatay para sa relihiyon. Kaya yun ang problema eh. Eh, maigli lang naman ito, hindi ko naman po maisa-isa ito eh, no? No? Kaya mag-ingat ho tayo mga minamahal. One thing I would suggest, ang maisasuggest ko po sa inyo, magbasa po kayo ng Bible. Ano po, no? And continually listen to this ministry, to this radio programs, and to this television programs, to this YouTube channel, and this FB fan page, and continue to attend to our services, that you will know the truth and nothing but the truth. So number one, many people are willing to die, willing to be killed, and willing to kill, huh? For the sake of their false religion, yung kanilang maling relihiyon. Naunawaan po ba natin? No. Naunawaan po ba natin? So yun po ang problema. Kaya po, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo, Jesus Christ is not a religion. Jesus Christ has no religion. And Jesus Christ did not establish religion here on earth. Wala pong relihiyon si Kristo.
siya po'y hindi relihiyon at hindi po siya nagtayo ng relihiyon. Jesus Christ is God, became man, and died on the cross of the Calvary in order for us to be saved. Naunawaan po ba natin? So, ang Panginoong Jesucristo po ay Diyos ang nagatawang taong namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. At hindi lamang tayo para maligtas, ha? Mabago buhay, maging banal, malinis, maging matuwid, maligtas, at hindi lang sa buhay na wala hanggan, na magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Maligtas sa ano pa mang kapahamakan, epidemya. No? God wants to save us from going to hell. God wants to save us from any attack of the enemy, from any pandemic, from any crisis, from any calamity, from any sicknesses and diseases. You know, from any bad and negative things. Yan ang Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ba natin? Kaya nalulungkot ang Panginoong Jesucristo sapagkat parami ng parami ang relihiyon, parami ng parami ang sekta, parami ng parami ang grupo, ang coalition, organization, and movement. You know, the coalition, organization, movement, religion, denomination, are continually increasing, and yet not preaching the truth and not for the truth. Naunawaan po ba natin? Kaya yun po ang kinalulungkot po ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. At kung titingnan din naman natin sa body of Christ, no? Religion is different from the body of Christ, no? Body of Christ is the body of the believer, no? These are the Christians, no? Those who are followers of the Lord Jesus Christ. Those who accepted Jesus Christ as their Lord, God, and Savior. Those who confess, no? That they are belong to Jesus. Pag sinabi po nating relihiyon at katawan ni Kristo, magkaiba po yun. Yung relihiyon po yun eh, sekta po yun eh. Pero ang itinutukoy ko pong katawan ni Kristo, the body of the believer, ito po yung mga totoong Kristiyano talaga. Nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos, tinanggap si Kristo bilang Diyos Panginoon, tagapaglitas ng kanilang buhay. So napabilang sila sa tinatawag nating ecclesia, no? The body of the believer. The called out people, separated for God. Yun ang ibig sabihin ng ecclesia. Yan. E-K-K-L-E-S-I-A, ecclesia. Na kung saan doon nagmula ang salitang iglesia, no? So it means the church or an ecclesia are those who are belong to Christ, for Christ, with Christ, and living for Christ. No? Living for Christ, living with Christ, and living like Christ. These are the church, the body of the believer. Pero alam po ninyo, ito rin minsan ang problema po natin. Ang dami-dami pong mga naitatayo, you know, ng mga churches na hindi naman talaga ang Diyos ang nagtayo. Ang dami-daming title na hindi naman talaga ang Diyos ang nagtayo. Ang dami-daming coalition, organization, movement na hindi naman ang nagtayo ang Diyos. Not only in the religion world, no, but also in the body of Christ of the believers. Yeah, they are putting, establishing, registering to SEC, one church to another church, one coalition, one denomination, one council, ang dami-dami, no? Pero hindi naman talaga ang Diyos ang nagtayo. Maraming mga bylaws, rules and regulations, maraming mga doctrine ang pinapalabas, pero hindi naman talaga sa Panginoon. So, watch out, brethren. Be aware of all these things. Ano po? Yan, no? Yun po ang problema po, no? At makikita po natin, marami pong mga title na hindi naman talaga ang Diyos ang naglagay. Listen very carefully, Church and the Philippine Island and the nations of the world. Ang tinayo po ng Panginoon ay apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guru, Ephesians 4:11. Maliwanag po yan. Ephesians 4:11, these are the heads of the church. The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors, and the teachers, Ephesians 4:11. Epeso 4:11, mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga guro, ito yung mga pinuno talaga ng iglesia. Sila talaga, naunawaan po ba natin? Pero ngayon, ang gulo-gulo ngayon.
No, ang gulo-gulo ngayon ng mga title ngayon sa Body of Christ ngayon. At ang pasensya na po, no, at medyo hindi na ho natin to gaanong palalawigin pa kasi naitapik ko na to nung mga nakaraan eh. I did preach this before. So please, if you want to know more about this, please watch our previous programs, no? No. Or I could suggest that give time, no? Give your time, no? To listen, to watch these programs over our YouTube and here in the FB account. Naunawaan po ba natin? So yun po. Naunawaan po ba natin? So pakinggan po natin tong maigi, no? Ito po yan, no? Si Judas was a true apostle of God. But what Judas did is not of God. Ano po yun? No, he was a robber. He was a thief. No, he sold Jesus Christ for 30 pieces of silver. Just a price of a slave. 30 pirasong pilak, binagbili niya si Kristo ni Judas. Presyo lang ito ng isang alipin eh. So yung ginawa niyang yun, mali. Ganyan ang maraming ngayon sa Body of Christ. Yan. In the Body of Christ, many Christians and even preachers are stealing money from the blacks, stealing money from the church, stealing money from the offerings. Ganyan po yun. Naunawaan po ba natin? Si Absalom, si Jotrepes, si Jezebel, no? You know, these persons, you know, they want to become leaders. And yet, no, they are not called by God. Pag sinabi mong Jezebel, controlling spirit. Pag sinabi mong Jotrephes, he wants to become number one. He is not accepting other leaders. He wants to be number one. Yabang, no? Si Absalom naman, Absalom, he is not a king and he will never be a king. But he wants to be king. Gustong maging hari ni Absalom. Eh, hindi naman siya hari. Kailan naman hindi siya magiging hari. So, inagaw niya yung trono kay Solomon. Absalom stole the throne from David and Absalom and Solomon. No? Naunawaan po ba natin? First and foremost, to King David, because King David is the king at that time and the successor will be King Solomon. But you know, by force, no, he stole the kingship to King Solomon. Hmm. To King David at first. Naunawaan po ba natin? Iyan po yun eh. Naunawaan natin, ito po yan eh. False religion, false belief, false doctrine, false light, false motive. Maandami po niyan in the religion, in the body of Christ, and also in the government. Yeah. Yeah, also in the government. Ito, very shocking ito eh. Very shocking ito. No? Bagong news lang ito eh. Listen very carefully. Tinan ninyo ha. Ito po yung report. Basahin ko po sa Tagalog. Ito po yung report ha. News po ito. News po ito ng mga GMA7, ABS-CBN, and other newspaper company, no? Newspaper company, publishing company. Ito po yung sabi rito. May mga Pilipino na namang hinarang ng mga Chinese at binugahan ng water cannon sa West Philippine Sea. May mga Pilipino na namang hinarang ng mga Chinese at binugahan ng water cannon sa West Philippine Sea. Ang dalawang bangkang pinigilan ng mga Chino magdadala sana ng supply para sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal. Bago nito, muling dumami ang Chinese militia vessels sa ilang bahagi ng ating teritoryo. You see? You know, the wooden boat, no? Intended to supply food
for our soldiers in the Ayong Inisyol, you know, were bombarded by water cannon by Chinese. You see? You know, these Chinese, I'm not referring to all Chinese, no? And I believe I have Chinese blood. According to my mother, we have Chinese blood. That's why I have Chinito eyes. Sabi ng nanay ko, may Chinese blood daw kami, kaya Chinito eye ako. I'm not saying that all Chinese, no? I'm not referring to all Chinese. But you know, the government of Chinese nowadays, you know, they are stealing our island, no? They are claiming our island. Iahatin yun eh, no? Nawawalan tayo ng karapatan sa ating sariling pag-aari, sa ating sariling teritoryo. Naunawaan po ba natin? Nawawalan tayo ng pag-aari. And you know, itong mga Chinese na ito, kunwari kaibigan daw natin, pero iba ang ginagawa, ninanakawan tayo eh. Alam mo, ang tunay na kaibigan, hindi ka nanakawan yan eh. Alam mo, let us go back to old map, no? Sa old map pa lang, makikita mo na muna, you can see there in the old map, that you know, these territories that the Chinese are claiming, you know, these are property of the Philippines. Ito'y pag-aari talaga natin, nasa lumang mapa na natin ito eh. At saka gusto kong ipaalam sa inyong lahat, no? Even the, you know, the Chinese people, the Chinese government know these things. But you know, but they have no. They are not accepting this truth, no? They are fighting for their wrongdoings. I'm very sorry. It is 105.77. It is 105.77 nautical miles from the nearest Philippine province of Palawan and constitutes part of the country's 200 nautical mile continental shelf as provided under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan. Unclose kung tawagin nga. It is 105.77 nautical miles from the nearest Philippine province of Palawan and constitutes part of the country's 200 nautical mile continental shelf as provided under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Diba sa international court, no? International tribunal ba ang tawag doon? International court. Diba nanalo tayo? Napatunayan natin sa buong mundo na nanalo tayo. But you know, it seems, no? Not just it seems, and this is the truth, no? The Philippine government is not fighting for our sovereignty. It's not fighting for our Philippine territories. You know, they are very courageous to those who cannot fight to them. But regarding Chinese invasion, it seems that they are, sabi nga nila, mga asong bahagang buntot. They are coward. Ang tatapang daw nila, di ba narinig natin to, nababasa natin to, nababalitaan natin to eh. Yung ating gobyerno naman, napakatapang naman, sa walang kakayanang ng lumaban eh. Pero bakit hindi ito? Bakit hindi pigilan ang Chinese? Hindi naman sinasabing makipaggera tayo sa Chinese. Kasi in the natural, wala tayong laban eh. No? Kasi yung bansa natin, puro corruption eh. Puro corruption yung bansa natin eh. Di ba? Makikita mo, no? Yung PPE, yung mga face mask na yan, kinukurap yan eh. Di ba? Makikita mo yung PhilHealth, kinukurap. You know, corruptions in the Philippines are so rampant. Instead that the money be used for the modernization of our ibang mga kagamitan nating pandigma, no? Mga
Yung kakagamit ng pandigma, di ba? Weapons of war, no? Instead of the money to be used for the needs of the Filipino people and to progress and develop our nation, you know, many money of the Filipino and many money of the Philippines are in the pocket, no, of this so-called yung mga politician daw na may malasakit daw sa ating bayan. Naunawaan po ba natin? Alam mo, ikaw na nagmamahal sa lahat ng tao sa buong mundo, nalulungkot ka na sangkatutak ang maling relihiyon. Ikaw na nagmamahal sa katawan ni Kristo, nalulungkot ka na maraming maling taong nakalagay. Tama po ba? You know, even in the body of Christ, division is so rampant. No, yung mga paghahati ng iglesia, pagkakampi-kampi, pagnanakaw ng tupa, paninirang puri, naunawaan po ba natin? Eh, masyadong itong ano, talamak ito eh. Masyadong talamak. Mga hindi naman tinayo ng Panginoon, ay nagtatayo, mga nangaagaw ng tupa, mga naninira. Yun yun eh. Yung bang inilalagay nila ang kanilang sarili, hindi naman sila karapat-dapat. Sinusuportahan sila ng mga tao, hindi naman sila karapat-dapat. Tinatawag nila ang mga tao para sila suportahan, hindi naman sila karapat-dapat. May mga tao silang naloko, at yung mga tao nilang naloko ay nangangampanya o pinapasuportahan yung maling tao. Ay mali naman eh. Naunawaan po ba natin? Yan yan eh. So, who will fight for our Philippine territories? Who will fight for our sovereignty? Brethren, choose the right one, choose the right partner in the government who truly love our nation, who truly appointed by God, ordained by God. Alam mo, makinig ka pong maigi sa akin bago po ako magwakas. Pwede mo namang ipwersa ang sarili mo eh. Pero hindi ka naman talaga. Pwede mong pwersahin ng mga tao na suportahan ka at yung mga naloko mo, lokohin pa rin yung iba para suportahan ka. Pero mali ka naman. Ganun yun eh. No? You can invite others to support you and yet you are not the right person. Naunawaan po ba natin? Mga kapatid, we need discernment. We need revelation. We need vision. We need to hear the voice of God in this final hour. That's why in this final hour, the Lord is raising up through apostles, through prophets, through leaders in this nation, for the nations of the world, to preach that thus saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? No? I have no dream to go to radio, to go to television. I have no dream. I have no desire. I have no ambition to preach the truth, the gospel of Christ. You know, in fact, many times, no, I rejected the call of God. I ignored the call of God. But you know, the call of God is very persuasive, very persistent. No? Hindi ko pwedeng tanggihan. I cannot resist the call of God. Very persistent, very persuasive. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Wala po akong pangarap pumunta ng radyo, wala ko po akong pangarap na pumunta ng television. Naunawaan po ba natin? Wala po akong pangarap na mangaral, maging mangangaral. But you know, the Filipino people and the nations of the world must hear the truth. As I tell you a while ago, Jesus Christ is the truth. John 14:6 and 2 Corinthians 13:8. We cannot find the truth, but we must be for the truth. Naunawaan po ba natin? Yan. Maybe Judas is the right person, but you know,
he fell, no? Siya po ay bumagsak sa katuwiran ng Diyos. No? Naunawaan po na pa ba natin? Naunawaan po ba natin? Judas did not obey Jesus. The holiness and the righteousness of Jesus. Absalom, Jotrephes, Jezebel, and the like. You know, these are not true leaders. They just put themselves in the position wherein that God never called them. Nilagay po nila ang kanilang mga sarili sa isang katawagang hindi naman sila nilagay ng Diyos doon. Para maintindihan pa rin po natin, no, basahin ko po sa aklat ng 1 Samuel 17:8-11. 1 Samuel 17:8-11. Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, "Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine and are you not the servants of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us." Then the Philistine said, "This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other." On hearing the Philistine's words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. 1 Samuel 17:8-11. Goliath stood and shouted the ranks of Israel, "Why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine and are you not the servants of Saul? Choose a man and have him come down to me." Eh, ako'y Pilisteo eh. Kayo'y mga Israelita, no? Kayo'y mga lingkod ni Saul, no? "Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us." Alam mo, sabi ni Goliath, huwag na tayong maglaban. Yung grupo namin, tsaka grupo nyo, huwag nang maglaban yan. Let not our group and your group not fight anymore, but choose a man to fight me. Piliin nyo na lang kung sinong makakalaban ko. Pag yung pinili nyo at tinalo ako, alipin nyo kami. Pero pag tinalo ko naman yung pinili ninyo, alipin naman namin kayo. Ibig sabihin, one-on-one na lang. Wala nang army to army, armies to armies, no. Group to group, no. No need to fight. The armies of the Philistines and the armies of Israel, just let the Israel choose a man to fight Goliath. If Goliath will defeat the man of Israel, then the Israelites will be subject and serve the Philistines. But if the man chosen by the Israelites defeat Goliath, then the Philistines will be subject to Israel and serve the Israelites. Iyon ang labanan eh. Pero tingnan mo. No? Then the Philistine said, referring to Goliath, "This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other." On hearing the Philistine words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Anong sabi ni Goliath? "Ngayong araw na ito, minamaliit ko kayo. Kayong mga sundalo ng mga Israel, minamaliit ko kayo. Wala, mga sisiyo kayo. Bigyan nyo na lang ako ng isang makakalaban." Ay nung narinig ito ni Saul at ng mga Israelista, they were dismayed and terrified. Nanginig sila, nagkurog sila, nadismaya sila, nanginig, natakot, kinulbaan. Naunawaan po ba natin? You see, why and why? Listen very carefully. Saul was not chosen by God. Saul was chosen by man. Philippine Island, election is coming once again. The reason why we are groaning, because we are choosing leaders not coming from the heart of God. Kung bakit tayo nagdurusa, Israel, o Pilipinas,
No, yung Israel ay nagdusa noong mga panahong yun at nagdudusa tayo ngayon. Kasi naglalagay tayo ng taong hindi naman ang Diyos ang naglagay. Philippine Island and the nations of the world. Saul became king, not ordained by God. Saul was chosen by man. Because Saul also was a giant. He stood around 7 footer. Something like that. Because he is a head taller than the Israelites. Alam mo yung mga panahon ni Saul? Nung panahon ni Saul, yung mga Israelita hanggang dito lang sa balikat niya. Mga 7 footer din ito eh. Kasi ang mga Israelites, mga 6 footer din yan eh. Pero si Goliath, mga 9 feet tall yan, to 10 feet tall. Higanti si Goliath, mga 9 to 10 feet tall, while Saul, around 7 footer, and the Israelites is around 6 footer, something like that. But because Saul was chosen by man, you know, he cannot fight Goliath. He is not willing to fight Goliath. Hindi makalaban. Parang dito sa mga China, no? Wala man lang makapagsabi sa China, "Oh, China, wag mo namang agawin yung aming teritoryo. Kinakaibigan mo kami kunwari, pero ninanakaw nyo naman yung aming teritoryo." Oh, yung pinanalunan namin sa international law, hindi kayo nakikinig sa international law. Wala kasi kayong Diyos. Meron kayo apple juice. Oh. Or meron kayong grape juice. O meron kayong orange juice, but you have no God. Naunawaan po natin. You know, we need King David in the church. We need King David in the body of Christ. We need King David in the government. Born from the heart of God. Chosen by God to fight Goliath. Yun po ang kailangan natin. Pray that God will raise up true shepherd in the government. True shepherd in this nation, in the body of Christ, in the church. The true church, what I mean. Pray that God will raise up true David in this final hour. Hallelujah. Naunawaan po ba natin? Ganun po yun eh. Naunawaan ninyo ako? Ayan, relihiyon. No? China. Nakuha ninyo. Ito yung China. Eh kung ito yung China, inaaga yung ating teritoryo. Pero anong nangyayari? O anong nangyayari? Sinong lumalaban sa China? Wala. Naunawaan po ba natin? Ito pa. Listen very carefully. Tingnan mo ito ha. Magwawakas na ako ha. Basahin ko lang ito. Kasi malungkot, di ba? Ang lungkot, di ba? Basahin ko uli, no? May mga Pilipino na namang hinarang ng mga Chinese at binugahan ng water cannon sa West Philippine Sea. Ang 2 bangkang pinigilan ng mga Chino, magdadala sana ng supply para sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal. You know, our military are guarding the Ayungin Shoal. You know, they are far away from their own from their own family, from their own relatives and friends. They are far away from their own city, town, or province, or barangay. They are there guarding the island, fighting for the sovereignty of our nation. And yet, when these 2 wooden bankers
going there to supply them with food. You know, these Chinese vessels bombarded them with that water cannon. You see? Bad, bad. Hindi okay yun. Maghahatid ng pagkain. Tapos eh, bubombahin nila. At ang sabi pa nila, dapat nagpapaalam kayo sa amin. Uy, bad. Bakit kami magpapaalam sa inyo? Territory namin ito. Panginoon, kumilos ka na po. Huwag niyo na pong pahintulutan itong mga bagay na ito. Kumilos ka na po, Panginoon. Ngayon na, bilisan niyo na po. Move God. Oh Lord, save this nation from this nation, from this communist nation that are stealing our territories in the West Philippine Sea. Di ba malungkot yun? Hindi tama yun eh. Hindi naman natin kinakailangan makipaggera sa kanila. Pero dapat naninindigan tayo. At sinasabi natin, uy, teritoryo namin yan. Nasaan na ba yung gobyerno natin na nagsasabing nagmamahal sa ating bansa? Nasaan na ba sila? Nakuha po ba natin? Ito pa. Tingnan mo ito. Pakinggan mo ito before I close. U.S. prosecutors in their indictment charges, U.S. prosecutors in their indictment charges stated that Kibuloy and two other defendants required females aged 12 to 25 as personal assistants or pastorals. It said they were required to prepare Kibuloy's meals, clean his residences, give him massages, no? And have sex with him during what they called night duty. U.S. prosecutors in their indictment charges stated that Kibuloy and two other defendants recruited females aged 12 to 25 as personal assistants or pastorals. It said they were required to prepare Kibuloy meals, clean his residences, give him massages, and have sex with him during what they called night duty. Antindi nito. Ito'y binalita ito, no, ng mga GMA, ABS-CBN, ng mga newspapers. Hindi po ako nagbabalita nito. Ha, sila po ang nagbabalita. Ano po yung binalita? Yung U.S. prosecutors daw, iyan, kinasuhan daw si Kibuloy, pati may dalawa pa. Ano ang kaso? Nagre-recruit ng 12 anyos hanggang 25 anyos ng mga babae. Mga assistant daw ito, na ito ay nag-aasikaso ng pagkain ni Kibuloy, naglilinis ng kanyang mga pag-aari, binibigyan siya ng masahe, at sa gabi, merong night duty, nakipag-sex kay Kibuloy. Hindi ko alam kung gaano to katotoo, ha? Hindi ko to alam. But these are reports of the the GMA and the ABS-CBN. Hindi ko alam kung gaano to katotoo. Wala akong knowledge dito, no? Personally, I have no I do not know all these things about these things. Wala akong alam dito. And one thing that yung isang pang church, sina-church kay Kibuloy, alam mo, masyado daw maluho itong si Kibuloy. Yung mga tao nagpapakihirap na nagbibigay, tapos nabubuhay lang ito sa isang lavish lifestyle. Nagpapakihirap yung mga tao na nagbibigay, nagtitinda ng mga kakanin, at tapos-tapusan, nabubuhay lang ng maluho daw itong si Kibuloy. Nababasa natin yan, napapanood natin yan, naririnig natin yan. No? Nagbebenta raw ng mga kakanin, kung ano-ano binibenta, nabubuhay lang sa karangyaan si Kibuloy. At ito pa yung mabigat, no? Dati, di ba, meron pa nga sa Hawaii, di ba, naalala ninyo, na nag... Yung pera, di ba? Yung pera na sinakay sa airplane, na bawal yun. Hindi dapat ganun kalaki yung pera. Naunawaan po ba natin? Pero ito mabigat. Kasi merong night duty daw yung mga babae, 12 to 25 years old. So binasa ko lang naman itong report, no? Binasa ko lang naman. Nako.
Hindi ko sinasabing ito'y totoo, ha? Eh kung ito'y totoo, paano na? Naintindihan po ba natin? Ito yung mga pinuno ng relihiyon, ito yung pinuno ng church. May mga kaso, sangkatutak na kaso. Pero ito totoong totoo ito. Si Kibuloy nagprophesy. Mananalo raw si Gibo. Si Gibo. Pagka-presidente, talo naman. Kibuloy prophesied that Gibo will win and become the president of this nation, the Philippine Island. And Gibo did lose. Never win. Oh, you see? That is false prophecy and false prophet. And I also seeing members of Kibuloy selling kakanin, something like that. And if you could see the lifestyle of Kibuloy, you know, he is living a lavish lifestyle. Naunawaan po ba natin? Yun ang masaklap, yun ang masakit eh, no? Yung mga tao nagbibigay ng ikaputandog, nagpapakahirap. Tapos itong mga pinuno nila, nagpapakasasa lang. At ang masaklap nito, ito pa, no? Mga assistant daw, kung tawagin pa raw, ay pastorals daw. Pero ang problema, naku, may mga night duty, may sex. Oh my God! Ah, ito pa, pangwakas. Hindi ito chismis, ha? Hindi ito marites. Marites ba to? Mare, ano ang latest chismis? Ito. Hindi ito chismis, talagang nabasa ko ito, ha? Hindi ito chismis. I heard this in the news. I read it in the news. So this is not marites. This is not fake news, because many newspapers and many broadcasting network are broadcasting this report. Oh, ito. Last na. Pakinggan natin ito. Last na ito. Sa talumpati ni Pangulong Duterte, isiniwalat niya na isang presidential aspirant ang cocaine user umano. Meron daw tumatakbo ngayon, mayaman daw ito. No? At gumagamit ito ng cocaine. Cocaine user, sabing ganun. Nagtataka raw siya na marami itong taga-suporta, gayong wala naman itong naiambag sa Pilipinas. Sa talumpati ni Pangulong Duterte, isiniwalat niya na isang presidential aspirant ang cocaine user umano. Nagtataka raw siya ng marami itong taga-suporta, gayong wala naman itong naiaambag sa Pilipinas. Tumatakbo raw ito bilang presidente, cocaine user, a presidential aspirant. Present presidential aspirant using cocaine, ha? Cocaine user, that is drug. Prohibited by the law. Mm. And he is wondering, President Duterte is wondering, that he has so many supporters. And yet, wala namang naiambag. Wala naman siya naiambag daw sa Pilipinas. Oh my God. Papaano kung totoo ito? Totoong walang naiambag. Eh, paano kung totoong cocaine user pa ito? Patay ka. You see? This is a blind item. And many knows who is this person, although this is a blind item. Pero sa mga pananalita ng Pangulong Duterte, eh, malalaman mo na kung sino ito eh. Na walang nagawa. Eh wala naman talagang nagawa. Pangalawa, ang dami daw gustong marami rin sumusuporta nila. So dito sabi niya, ito ang sabi po niya eh. This is a weak. Weak daw yung taong ito. Ibig sabihin, weak person, weak leader ito. O Panginoon, kaawaan niyo po ang aming bansa. Naunawaan po ba natin?
Kaya ano ang sabi po ng banal na kasulatan before I close? From the mouth of the Lord Jesus Christ Himself. Tingnan po natin before we close. Matthew 15 verse 4. Anong sabi sa Matthew 15 verse 4? Sabi rito. Opo, Matthew 15:14, I mean pala. Matthew 15:14. Let them alone. They are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit. Let them alone. They are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit. Iwan nyo sila, mga bulag yan, ng mga tagapanguna. Kapag yung bulag ng mga tagapanguna, ang aakay sa kanilang kapwa bulag, parehas mauhulog sa hukay. Panginoon, huwag niyo pong pahintulutan na ang teritoryo ng Pilipinas ay maagaw ng China at ng sino paman. Huwag niyo pong pahintulutan na mailagay sa posisyon ay walang pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Sila'y matatapang lang sa mahihina, pero sa talagang tunay na kalaban, sila'y hindi lumalaban at mga duwag. Panginoon, i-expose niyo po yung mga sinasabing mga pinuno raw ng sekta ng reliyon o gawain daw ng Panginoon, pero mga Judas pala, mga Absalom, Jetrepes, mga Jezebel pala. At yung mga nagsasabing sila'y Diyos. Ito, totoong totoo ito. Kibuloy is claiming that He is Jesus. He is the appointed Son of God. Kibuloy, Apollo si Kibuloy. Apollo Carrion Kibuloy. Ngayon ko lang nalaman na ang middle name pala niya is Carrion nung nabasa ko sa news. Apollo si Kibuloy. When I read in the news, only now I found out that his middle name is Carrion, Apollo si Kibuloy, considered as international cult. In the international, as international cult. You know why? Because He is claiming that He is Jesus, the appointed Son of God. Oh, wag pong rababashiri libyanda lalahanda. That is speaking in tongues, heavenly language, unknown language. A gift from the Holy Spirit. Yung akin pong binanggit ay ibang wika na bigay ng Panginoon. Wag na wang pahintulutan ng Diyos yan. At hindi nga papahintulutan ng Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Matthew 24. Anong sabi rito? Sa Matthew 24 verse 11. And many false prophets will arise and lead many astray. O maraming mga bulaan ang lilitaw, ihikayatin ang marami sa kamalian. Matthew 24 verse 5. For many will come in my name saying I am the Christ, and they will lead many astray. And Jesus answered, see that no one leads you astray. Verse 4 yon. Verse 5. For many will come in my name saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Di ba si Kibuloy? Anong sabi ni Kibuloy? I am Jesus, the appointed Son of God. Grabe. Nakikinig pa ho ba tayo? Kibuloy is claiming that he is Jesus. You know, there are so many false leaders in the religion, in the body of Christ, in the church. False leaders in the government. God must move. Alam mo na daya ng mga ni Saul ang mga Israelite. Na daya. Anong sabi ng 1 Samuel 16 verse 7? You people look at the outward appearance of a man, but God look at the heart. You people look at the outward appearance of a man, but God looks at the heart of a man. Ang mga tao raw nakatingin sa panlabas, pero ang Diyos nakatingin sa puso. Kaya alam mo, isang masasabi ko, patuloy nating i-preach ang tama at ang katotohanan.
patuloy tayong manindigan sa katotohanan, ipaglaban ng katotohanan. Huwag tayong matakot kabahan kung sinasalunga tayo ng marami dahil sa paninindigan natin sa katotohanan. Fight for the truth. Preach for the truth. Be steadfast for the truth. Be firm for the truth. Preach the truth. Don't be afraid of those who are opposing the truth. They will not prosper. They will not prevail. Hindi sila magwawagi, mga kapatid. Hindi natin sila dapat katakutan. Naunawaan natin. Suportahan natin ang katotohanan. Ipanalangin at suportahan ang katotohanan. Ang ating programa sa radio, television, ang ating YouTube, ang ating church, ang ating Facebook, our ministries, all our ministries in the kingdom of Jesus, please pray and fast for it and support it because we are fighting for the truth, standing for the truth. We are sacrificing for the truth. You are giving your tithes, offering, first fruit, sacrificial giving. It is for the truth, for Jesus alone. Alam mo, nananalangin ka, nag-aayuno ka, sumusuporta ka, nagkakaloob ka, nagbibigay ka ng tithes, offering, first fruit, love gifts. Alam mo, para sa katotohanan yan eh. Kasi nasa katotohanan tayo at pinaglalaban natin yung katotohanan. Naunawaan po ba natin? Glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kaya huwag mong pigilan ng pananalangin, pag-aayuno para sa Kingdom of Jesus Fellowship. Ministries, no? Para sa ating radio, television, give your tithes, offering, first fruits, pray and fast. Alam mo, yung ating mga radio, television, libreng pangangaral yan eh. Namimigay tayo ng libreng babasahin, libreng Bible. Tumutulong tayo sa nangangailangan, mahihirap. Nangangaral tayo, umiikot buong Pilipinas, buong mundo. Walang bayad yan eh. Pero magastos yan. We are preaching the gospel of Christ for free. Distributing Bibles, helping the poor people, the poorest of the poor, the needy. You know, we are traveling from one place to another place, one province to another province, one nation to another nation. You know, we are doing it for free. Our service are all free. Our services are all free. But you know, we are spending plenty of money. So we need prayers. We need fastings. So we need your support. And as you are supporting this ministry, the Lord is blessing you abundantly. Alam mo, habang sumusuporta ka sa ministering ito, pinapagpala ka ng Diyos malaki, tuloy-tuloy, masagana, pinapagpala ka ng matindi. Alam mo, ang iglesyang ito, hindi ito produkto ng division. Many churches are just product of divisions. Itong ministering ito, hindi ito produkto ng division. Wala tayong ninakaw na attendi, tupa, gamit, iglesia, kung sino paman. Wala. Hindi rin tayo nanira ng kung sino paman. Naintindihan po ba natin? Glory to God. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? Kaya po, kung paanong, hindi lang si Saul, nakadaya eh. Marami pang nakadaya eh. You know, in the Bible, so many so-called leaders in the Bible deceive many people. You know, Nimrod also deceive many. So many characters in the Bible deceive many people. And even in the government, in the religion, in the body of Christ, and in the church, they are deceiving people. Kaya alam mo, ang panalangin natin ay pigilan ng Diyos yung mga maling taong nasa posisyon ngayon na palitan na yan kung hindi nagbabago. Pigilan na sila, palitan na. At yung mga gusto, eh, hindi sila dapat manalo. Naunawaan po ba natin? Nakakalungkot kasi, no? Sipin mo. Eh, mga Pilipinong maghahatid lang ng supply ng food sa mga nagbabantay na sundalo ron, binomba, o may gulay. Tapos malulungkot ka. Meron daw siya raw ay si Kristo raw siya. Tapos nagbebenta yung mga tao niya ng mga kung ano-ano kakanin, nabubuhay sa kasaganaan. At ito pa, meron pa raw ano. Ayun, sa report, ha? Naku,
na hindi ko nababanggitin pa uli. Tapos ito, itong Pangulong Duterte, nagsasawalat, no? I do not know. I mean, hindi ako marites, ha? Dahil nabasa ko ito at napanood ko ito, eh. Wala na nga daw nagawa, nagkukokain pa. Oh my gulay. Naintindihan po ba natin? So isa lang po ang masasabi ko. Let me conclude my message. So many false leaders are arising. No? Many false leaders arise before, deceive many. And nowadays, many leaders are arising, deceiving people. Oh, let the truth of God prevail. Naunawaan po ba natin? So, we have to pray like never before. Kailangan tayong manalangin na manalangin. Ano ang ating prayer? Let your kingdom come. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Matthew 6:10. Let your kingdom come. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Dito na po ang magwawakas. Basahin ko lang yung Matthew 6:9 hanggang 10. Matthew 6:9 hanggang 10. Sabi rito, pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Matthew 6:9 and 10. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ama naming sumasalangit, sambahin ang ngalan mo. Dumating ang kaharian mo at ang kalooban mo ang maganap dito sa lupa gaya ng sa langit. Ama naming sumasalangit, sambahin ang ngalan mo. Dumating ang kaharian mo o maghari ka dito sa lupa kung paanong gano'n na nagaganap sa langit. So ito po ang aking pangarap. This is my dream. And this is my prayer. This also should be your dream and this also should be your prayer. That the will of God be done here on earth. And may the Philippine Island and the nations of the world becoming a kingdom of Jesus where Jesus Christ is Lord God and Savior. Where the perfect will of the Lord is being done, where the truth of God prevails. Ito ang pangarap ko na dapat mo ring magawing pangarap. Ito ang panalangin ko na dapat mo ring mag-ipanalangin na ang bansang Pilipinas, ang buong mundo, maghari ng katotohanan. Tayo po yung manalangin. O rarabashiribiyanda. O Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch, Lord, your church and the body of Christ and the Philippine Island and the nations of the world. Let them be open for the truth and let them accept the truth, O God. Pahintulutan mo nga po, Ama, na ang banal na Espiritu mo ang kumilos sa aming bansa, sa aming mga buhay, sa iglesia, sa iyong katawan, sa buong mundo, Panginoong Diyos, na ang katotohanan ang siyang maniig dakilang Ama. Lord, silang wala sa katotohanan, ibagsak mo sila. Silang naghahanap sa katotohanan, dalin mo sila sa katotohanan. Silang nasa katotohanan, pero pinipigilan sila na ipaglaban ng katotohanan, lalo nyo pa silang palakasin at pagigtingin, Panginoong Diyos. Yes, Father God, those who are not in the truth, Father God, let them be destroyed in Jesus' name. And those who are seeking for the truth, Lord, let them come to the truth. Lead them to the truth. And those who are standing, fighting for the truth, Father God, let them, Lord, succeed in Jesus' name. Let your success be upon them, O God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. At sa oras na ito, dakilang Ama, we destroy and demolish. We uproot any lying of the enemy, any deceiving spirit of the enemy, deception of the enemy. In the church, in the body of Christ,
in the government, in the Philippine island, and all the nations of the earth. We destroy them in Jesus' name. We demolish them. And we send them to pit of Hades, of hell, where they belong. Binubunot namin naman at pinapalayas namin ng lahat ng korupsyon, pandaraya, kasinungalingan, panluloko, panglalansi, walang katotohanan, mga sariling interes sa iglesia, sa body of Christ, sa bansang ito, sa buong mundo, sa gobyerno. Winawasak namin sa pangalan ni Kristo Jesus. At pinapahintulutan lamang namin, Panginoon, ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu, kasama ang buong anghel ng kalangitan, para ipalaganap ang katotohanan, Panginoon, sa iyong katawan, sa iglesia, sa bansang ito, sa gobyerno at sa buong mundo. We just allow the Father, Son, and the Holy Spirit, Lord, together with His holy angels, to bring the church, the Philippine Island, the body of Christ, and the nations of the world to the truth. Salamat din po, Ama, sa oras na ito, lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Ginawa nyo ng himala, pinagaling at pinagpahala nyo na sila. Sinagot na ang kanilang mga panalangin. We believe, Body God, we are here, and those who are watching and listening out there, receiving, Father God, your healing and miracle, success, blessing, promotion, breakthrough, deliverance. You are protecting them, Lord. Pinoprotektahan mo sila, silang mga nakikinig at nanonood, sa lahat ng banta, ng gawa, ng kadiliman, ng COVID, ng kamatayan, ng sakit, ng karamdaman, ng kahirapan, ng atake, ng kaaway. Ginagawa nyo sila ng himala, pinapagaling nyo sila, sinasagot ninyo po ang kanilang mga panalangin. Marami pong salamat. Lord, we are lifting our both hands to you. Tinataas po namin ang aming dalawang kamay sa iyo. We declare, we profess, we pronounce, we confess, you, Jesus, is our Lord, God, and Savior. Cleanse us with your holy blood and come into our heart. Take full control of our lives and write our names in the book of life. And Holy Spirit, lead us to the truth. And may we also lead the nations of the world into the truth. Panginoon, salamat po sa tulong niyo po sa amin at patuloy niyo po kaming tulungan. At salamat po, Ama, sa tulong niyo sa Kingdom of Jesus. Patuloy niyo po kaming tulungan. Palakasin niyo pa po kami na higit pa po kaysa dati. Upang sa ganun, maipangaral po namin sa buong mundo ang katotohanan. Gamitin niyo po mightily, effectively in this final hour, our lives, the Kingdom of Jesus Fellowship. Use us more, Father God. Bless us more. Prosper us more, Father God. As we continually preach and fight for the truth to this nation and to the nations of the world. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Brethren, to those who are watching and listening out there, the Lord did miraculous things in your lives. So let me know, PM here, let me know your good testimony and share it to the world, all the good things that did to you, PM here, and we will share it to the world, testify it to the world that Jesus is good and He is good all the time. So lahat ng mga nakinig at nanood, ha, ipaalam yung mga magagandang ginawa ng Lord, mag-PM lang dito, i-testify natin sa buong mundo yan. Please share this ministry also to others. The videos and the messages, the sayings, please share it also to others. Like, share, and subscribe the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook and the KOJF Church YouTube channel. And watch and listen, pray for its victory, support financially, invite others also to watch and listen. Thus saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon na radio programs. Dumami pa dapat yan. And don't forget to give all your offering for the calendars, for the t-shirts, for the stickers is coming out, for the face masks, no, face masks, t-shirts, calendars, stickers, declaring our victory and declaring that we are fulfilling our glorious destiny in Jesus Christ. And we belong to the Kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. Ang gaganda niyan, mga t-shirt, mga kalendaryo, mga face mask, mga stickers, dinideklara natin, oh, hindi tayo pwedeng talunin, hindi tayo mayayanig. At talagang tinutugunan at pinapagpatuloy nating tahakin ang ating maluwalhating patutunguhan sa piling ni Kristo Jesus. If you have more questions, if you have
prayer requests and counselings, just PM here. No, any questions, any inquiries, any messages, good messages, no, bad messages will be blocked. So all good messages, all good testimonies, prayer requests, legit prayer requests, legit questions, legit counseling, if you need counseling, so just PM here, no, and we will respond immediately. Kami po ay tutugon kaagad. So thank you for your prayers, for your love, concern, support for me and my family, no, the Carrillo family and the Kingdom of Jesus Fellowship. And we are also, you are praying for you daily, no. Kami rin araw-araw ay laging nananalangin para sa inyo. We love you because Jesus loves you. So continue to attend our services in different parts of the world and continue to establish and put up the Kingdom of Jesus Fellowship in different parts of the world. Here in the main church, no, yung main church natin, we have two services every Sunday, 10 a.m. and 2:30 p.m. every Sunday. At number 60 Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City, near Rusty Lopez. Malapit lang sa Rusty Lopez, near Rusty Lopez. Number 60, Ezekiel Street, Concepcion 1, Marikina City, Sunday, two services, 10 a.m. and 2:30 in the afternoon. And praise God for our 8-year glorious victorious anniversary last Sunday. No, thank the Lord and thank for your prayer and passing and those who support our anniversary and supporting our the Kingdom of Jesus Fellowship. God bless you all. No, that was our Gimba Nueva Ecija chapters celebrated the 8-year anniversary last Sunday. It is a victorious one. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. So glory to God. So God bless you and God bless you more. Hallelujah.